Magandang hapon po sa inyong lahat, guys. This time ay pupunta ulit po tayo sa ating kalabasahan para tingnan kung gaano na po kalaki ang bunga na ating kalabasa. Ngayon po ay nasa linggo na po tayo ng pag-harvest at malaki-laki na rin po yung kalabasa natin at nasa wastong gulang na rin para pwede nating ma-harvest. So, tara guys, samahan niyo ako. So, titingnan natin ngayon guys kung malalaki na ba talaga yung mga bunga ng kalabasa natin at kung pwedeng-pwede na nating harvestin sa siguro bukas or makalawa. So, ito na guys, papakita ko sa inyo. So, ayan po guys, parang hinog na po yung bunga ng kalabasa natin at parang pwedeng-pwede na natin po silang ma-harvest. Medyo may kaliitan yung iba, pero okay na rin kasi marami-rami rin yung mga malalaking bunga. So, tulad nito medyo maliit, pero pwede pa itong lumaki. Ito yung mga nanghuli na mapollinate. So, ito yung dalawa. So, medyo maliit siya. Kaya lang, siguro, hindi masyadong lumaki. Ito lang yung tubig. Ito din, magkasama din silang dalawa. So, medyo hindi pa pwede ma-harvest. Medyo maliit pa. Ito, hinog na. So, nasa tamang edad na siya. Yan guys. Ito yung pwedeng-pwede na ma-harvest na bunga ng kalabasa. So, malaki. Ito yung mga kasama niya. Yan. Yan yung isa. Yan yung mga kasama siya. Yan. Okay. So, may nakita tayo guys ng mga malalaking bunga ito. Ayan. Ayan yung may mga kalakihang mga bunga. Ito pa. Medyo malaki na bunga. Ito, yellow na bunga. At ito yung isa. Isa sa mga pinakamalaki na nakita ko. Ito guys. Kaano siya kalaki. So, parang ganyan siya. So, yan pa yung isa. Dito, may dalawa. Pwede na yung harvest. Ito ulit tayo. Ayan, may maliit. Ito. Babandera na siya ng kanyang kalakihan. Ewan ko kung ano nangyari dito, pero parang di naman nasira yung bunga niya. Medyo may kaliitan, pero yung sanga niya na nakadikit sa bunga ay parang anong tawag dito, ito siya, oh. Ayan, medyo maliit. Wala naman siyang sira yung bunga, pero ito nga, oh, nag brown na. So dapat kinukuha na ito, pero hayaan na lang natin.
sabay na lang natin sa pag-harvest. Ito yung mas malaki. Ganito talaga yung target namin na kalakihan ng kalabasa natin. Dapat mga ganito kalaki. Ganyan. Ayan o. Ayan. Ganito lang pagkaka. Kumpara sa kamay ko. Ganyan dapat siya kalaki. Ayan isa. Ito rin. May kalakihan din siya. Medyo malaki din. Medyo nasira din yung sanga niya. Eto. Kailangan na rin harvestin. Wow, isa. Ito yung isa. Mas malaki pa. Ayan. Tumakanta guys. Dapat mga ganito kalaki. Siguro, yung ganito kalaki ay maaari na siyang mag-average ng mga more than 3 kilos. Kasi nakakuha kami ng medyo mas maliit dito eh. Umaabot na siya ng 3 kilos. So, ito mas malaki. So, mga, kung ganito, mga higit 3 kilos na siya. Siguro mga 3.5. Or, tatakbo siya sa 4 kilos siguro. Yan. Ito din. Aabot na din. Mga siguro higit na siya ng 3 kilos. Ito mas malaki. Yan. Ito mga 4 kilos yan. Tatatago dito. Yan. Ito yung maganda. Ito yung gusto-gusto ko. Napakalaki. Yan. So, yan siya. Titingnan natin. So, hindi siya bababa sa 4 kilos pa ganyan. Ito din. Medyo green pa, pero malaki-laki niya. Higit 3 kilos na rin. Ito din. So, aabot na rin siya ng 4 kilos. Tingin ko lang. Ito, mas malaki. So, aabot na to. Ito din, aabot na din ng 4 kilos ito. Pag ganito siya kalaki. Yan, yung isa. So. Okay, so ganyan po. So, ganito na po kalawak yung mga nilakad natin na tinina natin mga bunga ng kalabasan. And so, ayan guys. So, marami-rami na. Nabilang nyo ba kung ilan na yung bunga ng kalabasan natin? So, hindi ko po nadaanan yung iba. So, pinili ko lang po yung medyo hindi nakatago sa mga makakapal na mga dahon at yung madali makita po dito sa video natin. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa inyo. Also bye bye. See you again sa susunod nating videos. Maraming salamat. Bye.